Iyo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y pinagsama ng Panginoon upang tayo'y mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Tayo'y tinipon ng Panginoon upang sama-sama tayo magdasal at tumawag sa Kanya, sapagkat ang tumatawag at nananalig sa Kanya ang tunay na makatutuklas ng Kanyang biyaya at pagpapala. Kaya't sa pasimula ng ating pagdiriwang, ihanda natin ang ating mga sarili. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng iba yung pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba. Mula sa iyong maharlikang trono sa langit, pumagit na sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin, gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya. Ang ulo niya'y sagad sa langit. Ang pinalaganap ang kamatayan sa buong lumipain. Ang sanglilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula, at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga,
matapos masdan ang kamangha-mahang gawang iyon, tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo. O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin subin ng awit. Ating papurihan ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto, noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga ginto't pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat ng lingkod niyang si Abraham, kaya't ang bayan niya'y Kanyang inilabas na lugod nang Kanyang iyalis, umaawit sila ng buong alindog. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Tumayo na po ang lahat. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong
nananalig sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang nangana sa online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama ng pagdiriwang dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat, sabi ko nga kanina, ay tinipon ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at manalangin at ipahayag ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nung isang araw ay aking nabasa ang mga bayani natin dito sa Pilipinas. At kung mapapansin niyo po, ang mga bayani natin ay mga bata pa. Sila Jose Rizal, nung sila ay nagpahayag ng kanilang kabayanihan, Gregorio del Pilar, Andres Bonifacio, lahat sila ay mga bata pa kung tutuusin. Iba nga ay teenager pa lang. At sabi nga, nung panahong iyon, ipinaglalaban nila ang bayan, ang kalayaan, ang kasarinlan. Ganun daw ang mga kabataan noong unang panahon. At sabi nung manunulat, ngayon, kung dati-rati ang mga kabataan ipinaglalaban ang bayan, ang kalayaan, ang katarungan at kasarinlan, ngayon daw ang mga kabataan ang ipinaglalaban, love team, no? O pinaglalaban yung kanilang mga paboritong artista, paboritong palabas. Pinaglalaban kapag manonood ng concert, talaga namang pataya na, ika nga. At pinakita nga sa isang tagpo naman, nakita ko kung papaano, no? Kahit umuulan na ng yelo, nandun pa rin, nanonood, nakatindig, at hindi matinag kasi sayang naman yung ibiniling ticket, no? Lalo na pag yung mga K-pop, no? Ang pinapanood at gustong makita ng personal. Anong pinaglalaban po ninyo? May pinaglalaban pa ba tayo sa buhay? At ang mas mahalagang tanong, higit pa sa atin ba yung ating ipinaglalaban at ipinagpipilitan sa buhay? O baka naman sa bandang uli, kung haharap tayo sa salamin, matatagpuan natin na kay liit, kay kitid lamang pala ng ating mga iginigiit sa buhay. Baka naman ang pinag-awayan nyo ng kapitbahay nyo, simpleng isang basura lamang na natagpuan mo sa harapan mo na siya ang pinaghihinalaan mong naglagay, na halos nadamay na ang buong barangay sa away nyo dahil lang sa balat ng saging, sa kapirasong papel, dahil lang ba hindi na ibigay yung sukli sa'yo agad, inaway mo na yung driver, dahil lang ba hindi inabot nung kasama mong pasahero, hirap na hirap kang ibigay yung pamasahe mo at nakita mo siya, hindi man lang inabot, inaway mo na rin siya. Galit ka na sa mundo.
Ano mga pinaglalaban at pinagigiitan natin sa buhay? Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin, mayroon daw po isang balo. Kinukulit niya. Hindi niya tinatantan yung masamang hukom. At ano ang inihingi niya? Katarungan. At inalintulad dito ni Jesus sa Sareno sa buhay panalangin sa Diyos. Na kung yung masamang hukom na ngayon eh, ibinigay na niya yung hinihiling na katarungan nung balo, papaano pa kaya ang Diyos na mabuti at marunong? Ngunit ang tanong ni Jesus sa Sareno, may matatagpuan ba siyang matibay na pananalig sa mundo? Siguro masasabi ko po, kung masasagot natin si Jesus sa Sareno, pwede kong sabihin sa kanya, meron po. Baka sakali po, may matagpuan kayo. Parini po kayo sa Quiapo. Sapagkat alam ko, mga kapatid, kahit papaano ay sumasalamin sa atin yung marubdob, matyaga, at walang humpay na pananalig at pagtawag sa Diyos. Alam ko po, marami sa inyo dito, hindi naman taga Quiapo. Galing pa sa mga malayong lugar. At alam ko din po, marami sa inyo, hindi lang minsanan pumunta dito sa Quiapo. Kahapon, gusto sanang may magtrabaho pa, inaayos pa ho natin ang simbahan, kaya pasensya na po. Pero sana po marami pa rin ang tumulong at awa ng Diyos ay maayos man lang natin agad ang unang bahagi, ang harapan ng simbahan, ang altar. Gusto sana nung mga nagtatrabaho, Father, kasi inaayos din po natin yung mga kuryente. Kung napansin niyo po, yung mga kawad, salasalabat na. Father, pwede bang magpatay kami sandali para ayusin? Pero hanggang alas 12, nandito po ako. Sabi ko, hindi pwede kasi marami pang tao. Alas 12 na ho kagabi, hating gabi na kagabi, dahil Biyernes, lalo na, sabi ko nga, natapat kayo ng Biyernes. Kaya pasensya po, hindi natin magagawa dahil marami pa rin ang dumarating. Kaya nga sabi ko, kung sa tanong ni Jesus Sareno, may makikita kaya akong taong nananalig sa atin? Sana po, sana po, masabi natin sa Kanya, meron po, lalo na po kaming mga nagpupunta sa Quiapo. Ang mga nagsasabi, gustong sabihin ngayon kay Jesus Nazareno, nananalig po kami sa inyo. Hindi po kami hihinto ng pagtitiwala sa inyo. Ang nagsasabi ng ganyan, gustong sabihin ganyan kay Jesus Nazareno, pumalakpak ng mas malakas. Ayan, mahal na po, narinig niyo po ang palakpak na sagisag na hindi tayo hihinto. At ang ibig sabihin din ito, mga kapatid, ang nananalig, hindi lang walang humpay sa pananalangin. Baka naman pag hindi nabigay yung dinadasal ninyo, hihinto ba ho kayo? Hindi naman siguro. Sana ho, hindi. Pero meron ako mga kakilala, kaibigan pa nga, nagtampo na, sumuko na, nung hindi na ibigay yung kanilang dinadasal. Mga kapatid, ang tunay na nananalig, hindi lang yung hindi humihinto sa pagdarasal. Hindi lang yung nagpapasalamat dahil ibinigay ang kanilang dinadasal. Ang tunay na nananalig, walang humpay pa rin ang pagdarasal kahit hindi pa agad sinasagot ang kanilang dasal. Sabi nga ni Jesus sa Sareno, minsan nagtatagal ang sagot. Baka iba sa inyo siguro ito, sabi, isang taon na po ako nagdadasal, mahal na Senyor. Wala pa rin linaw ang buhay ko, ang hinihiling ko sa inyo.
At bukod pa dyan, ang tunay na nananalig, hindi rin umihinto ng pagdedebosyon kahit hindi naibigay ang kanilang hinihiling. Doon daw ho masusubok ang tunay na deboto, ang tunay na nananalig, kahit kaiba ang sagot, tuloy pa rin ang dasal, tuloy pa rin ang pagtitiwala, tuloy pa rin ang pagmamahal. Nung isang araw po ay may nakita po akong isang deboto na umiiyak at nagtanong kung pari ako at sabi ko, opo. At kinuwento niya, dinadasal ko po sana gumaling yung anak ko. Pero hindi po siya gumaling. Pumanaw na po siya. At nung kinakausap ko sa kanya, bagamat damang-dama ko yung kanyang kalungkutan, sinabi pa rin niya, pero nagbabalik po ako dito dahil ipagkakatiwala ko po ang anak ko sa kanya. Hindi man po niya naigawad yung hinihiling kong pagdarasal. Alam ko po, nasa mabuting kamay ang aking anak, kaya ipinagpapasalamat ko pa rin po ang lahat sa kanya. Yun daw po ang tunay na deboto. Tunay na nananalig. Sapagkat sa bandang huli, hindi lang yung kagustuhan niya ang ipinaglalaban niya, iginigiit niya. Bagkos, ang nais niyang tuklasin at igiit ay ang kalooban at awa ng Diyos sa kanya. Opo, mga kapatid, minsan hindi nabibigay yung hinihiling natin. Pero gaya ng sabi ko nga, doon masusukat gaano tayo nagtitiwala sa kanya. Sapagkat kung papaano tayo pumalakpak kanina, ipinapakita natin ang malakas nating pananalig sa kanya. Bahagi ng pananalig na yon ay ang paniniwala na alam niya kung ano ang pinakamainam para sa atin. Yun ang pinanghahawakan natin. Hindi yung hinihiling natin, kung hindi yung inaalok niya sa atin. At yun ang tinitiyak ko po sa inyo, lalo na kung tayo'y nagpupunta dito sa Quiapo, may inaalok sa inyo, sa'yo lang, para sa'yo lang. Kaya ka pinapunta ngayon dito, may gustong ialok sa'yo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Baka hindi yun yung hinihiling mo, pero ang inaalok niya dahil sa kanyang karunungan at awa, baka yun pala ang mas mabuti para sa iyo. Kaya gumugulpo tayo ng ilang sandali ng pakikinig sa mahal na poon. Ano kaya yung gusto niyang ialok sa iyo ngayon? Sa dinami-dami ng hinihiling mo, sa dinami-dami ng inaalala mo ngayon, sa dinami-dami ng gusto mo ngayon, ano rin kaya ang nais ibigay sa'yo, igabay sa'yo ng mahal na poon? Magtiwala ka sa kanya. Hindi niya tayo bibiguin. Hindi niya nais ang makasasama sa atin. Sapagkat walang ibang gusto ang mahal na pong Jesus Nazareno kung hindi tayo'y mapabuti at maligtas. Kaya huwag kayong susuko. Meron siguro ngayon nanghihina na ang loob, nang lalamig na ng pananampalataya.
Meron ka ngayon siguro ngayong mahal sa buhay. Gusto mong ipagdasal kasi nawawala na ng paniniwala sa Diyos. Nagtatampo na sa Diyos. Ayaw nang magsimba. Ayaw nang gumawa ng mabuti. Kasi nakita niya yung gumagawa ng mabuti, parang yun yung nahihirapan pa. Yung mga naniniwala sa Diyos, parang yun yung hindi umaasenso. Minsan, ganun ang pakiramdam natin. Kaya natutukso tayo, wag na lang kaya. Itigil ko na kaya. Baka meron ngayon dito gusto ng sukuan ang buhay. Dahil sa dami ng pinagdadaanan mong pagsubok, nais ngayong sabihin sa iyo ni Jesus sa Sereno, huwag kang susuko. Huwag kang hihinto. Tumawag sa Kanya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sapagkat anuman ang mangyari, matagal man ang sagot niya, iba man ang sagot niya, isa ang tiyak na tiyak tayo at pinaniniwalaan natin. Hinding-hindi tayo iiwan ni Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, nananalig kami sa inyo, naniniwala kami sa inyo, at kung papaanong hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami susukuan, hindi rin kami susuko sa aming pagmamahal at pagtitiwala sa inyo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo ng walang humpay at huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga hinirang na tumatawag sa Kanya araw at gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katuroang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dala ang ating mga kahilingan ng ating tugon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng Kanyang mga lingkod, naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, at huwag mawala ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Iyong mga naghihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawala ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa Israel at Gaza, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating mga tahanan at ating puso. Isama rin natin ngayon yung mga taong malapit sa atin na nawawala ng pag-asa at sumusuko na sa pagdarasal, pagsisimba at paggawa ng mabuti. At yung mga taong nakikiusap sa atin, ipagdasal sila. Isama natin ang mga ito
sa ating iba pang mga kahilingan. Amang nasa langit, ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng panalangin walang humpay upang kami maging kaisa mo. Hiniling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hinihiling namin kami kaawaan mo upang ang katotohanan ipinamana mo sa amin ng paglilingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang na sanilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon, sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan nawawalan kami ng pag-asa, kung minsan nagdududa kami sa inyong kapangyarihan at kabutihan. Patatagin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating Panginoon, ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Masaka sa Diyos ang mabuting gawin at manantang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at sarili sa Diyos mo inaga, pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw saka sa Diyos ang mabuting gawin at manahantang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap ay makakamtan. Sa harap ng Diyos umanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mo kaingitan ang gumiginawa sa likong paraan, umunlad man sila. Masaka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili,
maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa pagunita, kinapostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong ipinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik para mapamahalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy nating ipagdasal ang mga mahal na yumao, lalo na ang mga ipinagkatiwala nyo dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lupo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapaayos, paglilinis, at iba pang gawain na ng ating simbahan. Salamat po at sana marami pa po ang tumulong dahil inahanda po natin ang simbahan para sa kapistahan at sa deklarasyon bilang pambansang dambana. At sa mga nagdadala din po, salamat ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ano man ang mangyari, hindi tayo susukuan at bibitawan ni Jesus Nazareno. Kaya huwag din tayong sumuko at huminto na manalig at magdasal sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.